Kaibigan, isang mapagpalang oras ng pag-aaral. Purihin ang Diyos sapagkat narito na naman tayo upang pag-aralan ang salita ng ating Panginoong Diyos, sapagkat dito natin matatagpuan ang karunungan, panibagong buhay kay Kristo, taglay ang pag-asa ng kaligtasan. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Orbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. At binabati ko ang bawat isa sa inyo ng masayang oras na pag-aaral. Kung nasaan ka man, kaibigan, ngayong oras na ito, pagpalain ka nawa ng ating Panginoong Diyos. At kami naman dito ay natutuwa sa mga comments ninyo, nilalagay ninyo dyan sa comment section sa ating programa. At pwede naman kayong maglagay ng mga iba pang mga dagdag ng ating pag-aaral dito upang tayo ay patuloy na masigasig sa ating pag-aaral, kaibigan. Kaya purihin ating Panginoong Diyos. Ang ating makakasama dito sa studio ay ating mga kamanggagawa na ating mga kaibigan dito sa North Philippine Union Conference. Ang una dito ay si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang ating direktor ng publishing dito sa NPUC. Kumusta ka, Pastor Abe? Mabuti, Pastor Ray. At nagagalak akong makasama muli ang ating mga kaibigan, lalo na si Pastor Dave, ang ating youth director, at ang mga viewers natin sa oras ng pag-aaral. Huwag kayong makalimot, mga kapatid, na mag-subscribe ng ating Health and Home Bookbound. Lapitan ninyo ang ating mga literature evangelists sa ating mga missions and conferences upang kayo ay magkaroon ng kaalamang pangkalusugan. At meron pang isa, kaalamang panglangit naman po ito. Ito yung ating Missionary Book of the Year na ang pamagat ay The Great Controversy. At ito ay makikita nyo ang kasaysayan ng pananampalataya simula nung nalalang ang sanlibutan hanggang sa pagdating doon sa langit na bayan. Mapapalakas ang inyong ugnayan sa Panginoon sapagkat ang slogan natin sa NPUC ay Read Before You Give. So basahin nyo mo, kapatid, ito at magbigay ka ng Missionary Book of the Year upang sila naman ay mag-bless. Maraming salamat, Pastor Abe. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay walang iba kundi si Pastor Dave Murado. Siya po ang ating direktor ng Adventist Youth Ministries. Kumusta kayo, Pastor Dave? Mabuti naman, Pastor Ray at Pastor Abe. At muli ay nagkasama-sama tayo. Pinapasalamatan natin ang Panginoon sa panahon na muli tayong mag-aaral ng kanyang salita. At binabati ko ang ating mga kabataan, lalo na yung mga kabataan nating napaglingkuran dyan sa Palanan, Isabela, na kung saan isang linggo tayo naglingkod dyan sa ating life camp. At ganoon din ang mga kabataan sa Laguna na isinagawa ang isa ring evangelistic camp. At sa iba't ibang dako ng Luzon na isinasagawa ang sports festival, youth camp sa panahong ito ng summer. At pinasasalamatan natin ang ating mga youth director sa kanilang pangunguna sa kasiglahan at ang mga bagong kaluluwang tumanggap sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa tagumpay ng mga gawain, lalo na sa Youth Ministries Department. Pastor Ray. Bago tayo magpatuloy at hingin natin si Pastor Dave sa ating maikling panalangin. Tayo pong lahat ay umuko sa panalangin. Panginoon po namin Diyos, ang oras na ito ay tinakda upang muli naming pag-aralan ang iyong salita. Hinihiling namin, Panginoon, ang inyong pangunguna ng Banal na Espiritu. Ihanda ang aming mga puso't isipan upang ang mga butil ng katotohanan na aming pag-aaralan ay mag-akay sa amin sa isang malapit na relasyon sa inyo at isang matapat na pagsunod at ganun din ang pagbabahagi ng inyong salita sa mga taong uhaw sa katotohanan. Pangunahan kami at ang Banal na Espiritu upang ang kapurihan ng iyong pangalan ang maitaas namin sa aming pag-aaral. Ito po ang aking dalangin. Salamat po sa pagtugon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ang aklat na ating patuloy na pinapag-aralan, kaibigan, ay nasa pangatlong trimestre na tayo na ang tema ay ang mga taga-Epeso. Kung nais mong magkaroon nito ay magsabi ka lang sa amin upang magbibigay kami sa inyo, kaibigan. At ito'y sinulat ni San Pablo ang libro o aklat ng taga-Epeso sa Banal na Kasulatan na ito'y patuloy na para sa mga nanampalataya kay Kristo at sa bawat isa sa atin na naghihintay sa malapit na parating ng ating Panginoong Hesus.
At ang pamagat ng ating pang-anim na paksa ngayong trimestre ay ang misteryo ng Ebanghelyo. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Efeso 3:20-21. Ito yung sinasabi, ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Ayon sa kapangyarihan, gumagawa sa atin. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga sanlahi, magpakailanman. Amen. At Pastor Abe, ang ating leksyon ay napakaganda at alam kong mayroon tayong ibabahagi ngayon, kaibigan. Pastor Abe, Pastor Dave, na tatlong punto na ating pag-aaralan sa oras na ito sa ating temang misteryo ng Ebanghelyo. Pastor Abe, pakipaliwanag po ang una, passion to preach the gospel. Ang pangalawa ay ipapaliwanag sa atin ni Pastor Dave, plea for the believers. Ang pangatlo ay praises for the salvation of God offered the church through Jesus Christ. Tatlong P ito, kaibigan. Ibigay natin kay Pastor Abe yung unang P na passion to preach the gospel. Yung pagpapasigla na ibahagi ang Ebanghelyo sa mga tao. Pastor Abe. Napaganda itong lesson natin, mga kapatid, ang misteryo ng Ebanghelyo. Sapagkat dito nakapaloob at pinapaliwanag sa atin ni San Pablo na kung papaano na ang mga Hintil, Pastor Ray at Pastor Dave, at ang mga Hudyo ay magkapatid na lalaki at babae. Mm-hmm. Dito rin natin makikita at mararanasan kung gaano kasaya na ang Iglesia ay binigyan ng Panginoon ng kanyang misyon. Mm-hmm. At ang misyon na ito ay habang ating pinapakinggan at ipanapanalangin, mga kapatid, kung paano magbigay puri sa Diyos. Ito ay nagpapakita na ang kanyang biyaya ay patuloy na dumadaloy sa kanyang Iglesia at sa mga taong nagnanais na makatanggap ng kanyang banal na salita. Dito po ay ipinapakilala ni Pablo na siya ay bilanggo kay Kristo, mm-hmm. Pastor Ray. Oo. At siya ay hindi bilanggo ng Roma, hindi rin siya bilanggo ng ano paman, kundi siya ay bilanggo kay Kristo. Mm-hmm. Dahil sa paglilingkod niya sa ating Panginoon, siya ay naghirap alang-alang sa mga mananampalataya. At makikita natin dito na kakaiba, no, yung pinagmulan ng kanyang kahihiyan, kahirapan, at pagtitiis alang-alang sa Ebanghelyo. Ngayon, sa lesson natin, mga minamahal kong mga kaibigan, matututo tayo na magtiwala sa Diyos sa kanyang pamamaraan kung ano ang kanyang magagawa sa mga pagsubok na ating pong nararanasan ngayon. So, dito ang unang letter P, Pastor Ray, ay didiscussin natin, Paul expresses his passion to preach the gospel among the Gentiles. Mm. Alam natin na si Paul ay apostle to the Gentiles, mga kapatid. Siya ay naglilingkod sa mga Hintil. So, kung titignan natin ang kabuuan ng aklat ng Efeso, Kabanata 3, ito ay talagang sulat ni Pablo na nakalaan lamang para sa mga Hintil. Okay? Uh-huh. At dito, mababasa natin yon sa verse 1 ng chapter 3. At mapapansin din natin na merong misyon si Pablo sa kanila at ang misyon na ito ay maipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Mm-hmm. Then dito, mapapansin natin sa verses 3 to 4 na tinatalakay ni Pablo tungkol sa misteryo ng Ebanghelyo. Ang misteryo, Pastor Ray, ay ang pag-ibig ng Diyos na nakalaan lang dati sa mga Hintil, mm-hmm. ay sa mga Hudyo, what I mean, mm-hmm. ay inilaan din ng Panginoon sa mga Hintil. Mm-hmm. At ito ay talagang lantaran na ibinahagi ng ating mahal na apostol na si Pablo. At pakibasa mo nga, Pastor Ray, para makita nila ang background mula sa Efeso, Kabanata 3, setas na 1 hanggang 6. Dahil dito, akong si Pablo ay bilanggo ni Kristo Jesus alang-alang sa inyong mga Hentil. Kung tunay na inyong narinig ang pagkakatiwala ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo, na sa pamamagitan ng pahayag ay ipinaalam sa akin ang hiwaga gaya ng nauna kong isinulat
sa iilang mga salita. For, sabi dito, sa inyong pagbasa ay maunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. 5. Sa naunang mga salinlahi ay hindi ito ipinaalam sa mga anak ng mga tao na gaya ngayon na ipinahayag na sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa magitan ng Espiritu. 6. Na ang mga Hentil ay mga kapwa tagapagmana at mga bahagi ng iisang katawan at mga kabahagi sa pangako kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang punto dito, Pastor Ray, ngayon sa Kabanata 3 ng Epeso, setas na 6, ngayon ay nabago na ang mga Hentil. At ngayon, sa pagka nabago na ang mga Hentil, hindi na sila kaaway ng mga Hudyo, kundi sila ay mga tagapagmana, co-heirs, okay? Then sila ay co-bodied, membro na sila ng Iglesia ng Panginoon, at sila ay co-partakers ng Ebanghelyo ng Panginoon. Tatlo yun eh. Sila ay co-heirs, co-bodied, and co-partakers ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. The same, mga kapatid, yung grasyang natatanggap ng Hudyo at natatanggap natin sa ngayon. Na ito yung misteryo ng Ebanghelyo na hindi tayo karapat-dapat. Tayo para labang bang idinugtong sa puno ng olibo, ano? Na kung ano yung sinisipsip ng puno na sustansya, ay yun din naman yung sinisipsip natin na sustansya mula sa puno. At alam natin na tayo din ay iglesia ng ating Panginoon. So yun yung misteryo ng Ebanghelyo, mga kapatid, na pinapaliwanag ni Pablo na dati-rati ay wala tayong pag-asa, walang kalayaan, walang kapayapaan. Ngunit sa biyaya ng Ebanghelyo ng Panginoon, patas na ang tingin ng Diyos sa atin. Hindi ka na Hudyo, hindi ka na Hentil, lahat tayo ay anak ng ating Panginoong Diyos. So yun ay nakikita natin, Pastor Deb, na dahilan sa hiwaga na ito hiwaga, yung pag-ibig ng Diyos na pinagkaisa ang mga taong magkakahiwalay, pinagkaisa na. Kung papaano ang Diyos ay ibinilang na ang mga Hudyo ay ibinigay lahat ang mga kaloob ng pagpapala, ngayon ay dahil kay Kristo na ginawa ni San Pablo, na ipinakilala ni San Pablo si Kristo sa mga Hentil ay nagkaisa na. Pastor Dave. Yes. Nagkaisa na. Yun ang hiwaga. Yung pagkakaisa ng bawat nilalang sa buong mundo dahilan kay Kristo Jesus, ang kanyang pag-ibig, ng pagliligtas ng bawat isa sa atin. Napakahalaga ito, kaibigan, na malaman mo na dahilan kay Kristo, nagkakaisa na ang bawat isa. Kung ano yung kaloob na ibinigay ng Panginoong Diyos sa mga Israel, sa mga Hudyo, ganun din ang kaloob. Kung anong pagpapala dun sa isa, ganun din ang pagpapala. Kung ano yung mga kayamanan dun sa isa, yun ang kalamanan. Lalong-lalo na ang pag-asa ng kaligtasan. Napakaganda ito na ngayon, meron tayong passion, yung sigla. Na yun ay, according sa una, Pastor Deva, yun ay sigla nating ibahagi. Na ito ay may pagkakaisa ng bawat isa. Sana nga, hindi tayo kanya-kanya. Kahit sa iglesia, hindi kanya-kanya, kundi iisa ang ating hangarin na pagkakaisa, pagkakaunawaan, pagkaroon ng pagpapatawad ng bawat isa para tayo ay masayang maglilingkod. Dahil sinabi dito sa Banal na Kasulatan na ngunit siya ang peace. Ano yun? Yung kapayapaan. So yung passion kasi, Pastore, ay meron, kung paano ka pinatawad ng Diyos. Alam naman natin yung background ni Paul. Dating ang pangalan ay Saul, persecutor ng Christian. At ngayon, ay kung ano ang ginawa niya noon ay nararanasan niya ngayon. Pero despite na siya ay naghirap, binilanggo sa Roma, pero mas kinilala niyang siya'y bilanggo ng ating Panginoon. Bilanggo dahil mahal niya, may passion siyang ipangaral ang Ebanghelyo. Meron siyang misyon na dapat gampanan at nais niyang maipahayag ang hiwaga o misteryo ng ating Panginoong Diyos. At ang hiwagang yaon, mga kapatid, ay ang mga Hentil ay tagapagmana rin. Bagaman ang tingin noon ng mga Hudyo, mga kapatid, ang mga Hentil ay karumal-dumal, wala silang kaligtasan at pag-asa,
Ngayon nung napako doon ang doon sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoon, lahat ay naging pantay na. Okay? Oo. So wala nang Hintil at wala nang Hudyo. Lahat ay tagapagmana ng pangako kung merong pananampalataya sila na kagaya ni Abraham. So ito yung grasya ng Panginoon ngayon. So sila din ay naipalawag natin kanina, tagapagmana din sila, miyembro din sila ng iglesia, at sila din ay tagatanggap ng ebanghelyo na ipinapahayag sa sanlibutan. Pastor, eh, ako'y ini-imagine ko yung itsura, kalagayan ni San Pablo. Totoo sinabi mo na siya ay bilanggo talagang, totoong bilanggo siya physical, na siya ay nakabilanggo, guardyado. Pero hindi niya inaalinta ng karanasan yun, mas mahalaga na kinikilala niya na siya ay bilanggo ng ating Panginoong Hesus. Pag-aari ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Bagaman siya ay nakatanikala, mas gusto niyang nakatanikala ang kanyang buhay sa ating Panginoong Hesus. Yan ay siguradong sigurado. Totoo sabi ni ang Panginoong Hesus ay ang katawan mo man ay hirap na hirap, ang katawan mo, yung buhay mo ay hirap na hirap sa mga bagay na nangyari sa iyo, pero ang iyong kaligtasan, ang iyong pananampalataya ay nakatanikala sa ating Panginoong Hesus. Nakita ko buhay dito, Pastor Ray, na habang, may passion. Habang pinipigilan siya at ikinukulong siya, yung init ng paglilingkod, yung passion ng paglilingkod ay nandoon. Hindi kayang ibilanggo ang kanyang mainit at marugdog na paglilingkod sa Diyos, Pastor Ray. At yun yung tinatawag na passion to preach the gospel among the Gentiles. Sana ganun din tayo. Na very passionate tayo ngayon. Wala naman, hindi naman tayo nabilanggo. Malaya naman tayo, mga kapatid ko, hindi na po pwedeng mangaral ng kanyang salita. Eh, saka lang tayo mangaral ba kapag talagang ibibilanggo na rin tayo? Pero si Pablo, kahit bilanggo siya, ay productive pa rin yung kanyang paglilingkod. Nakasulat nga siya ng mga epistles. Ito yung tinatawag nating isa sa mga prison epistle, ang Book of Ephesians. Kasi ang parang nakikita ko pa dito, Pastor, ay sinasabi sa versikulo 12, yung misteryo, yung kaligtasan, yung pagkakaisa, ang mensahe na ito ay ipinagkatiwala sa kanya. Hindi niya sinabing, mensahe ko ito. Hindi niya brinag o hindi niya pinagmamataas ang kanyang sarili na yung biyayang yan na ibinigay ng Panginoong Diyos ay hindi niya sinasarili. Kundi kinakilala niya ang Diyos na may-ari at pinagkatiwala lang sa kanya ang mga bagay na ito upang masigla yung passion, masigla na ibahagi niya sa magitan ng pagsulat at pamagitan ng pagbibigay ng mensahe sa mga taga-Epeso. Kaya napaganda ito, hindi mo inaalintan ang mga bagay na mahirap kung ikaw ay nasa Panginoong Hesus. Kaya mong pagtagumpayan yan sapagkat iyan ay hiwaga. Ang hiwaga, Pastor. Ito'y hiwaga ay parang mahalaga na mahirap maintindihan pero bandang huli na intindihan mo. Naintindihan natin. Oo. Yun ay pagmamahal ng Diyos, mga kapatid. Yan ay pangalawa na sinasabi dito ng letter P. Yung una ay passion, yung masigla si Apostol Pablo na kanyang ibinahagi ang hiwaga ng Panginoong Diyos, yung pagkakaisa sa pamagitan ni Kristo sa kanyang pag-ibig. Ang pangalawa dito na letter P ay ipapaliwanag sa atin ni Pastor Dave ang ibig sabihin ng plea for the believers, yung pakikiusap, pakikipagsumamo. Pastor Dave. Yes, Pastor Ray, maraming salamat. Ang una, ang sinasabi rito, yung passion, ito ay tumutukoy sa na bagong buhay ni Pablo, di ba? At alam natin siya ang misyonero sa mga Hintil. At ipinahayag niya sa mga Hintil kung papaanong ang lahat ay tinanggap, ano? Binago sila at yung hiwaga ng Ebanghelyo, yung misteryo ng Ebanghelyo, ay una, siyang nabago. At pagkatapos siyang ginamit ng Panginoong isugo sa mga Hintil para mabago rin ang buhay nila. At maging kaanib sila ng iglesia
sila'y tumanggap din nung ebanghelyo ng ating Panginoon, tagapagmana. Ano? At sila'y kabilang sa isang katawan. At sila raw'y tagabahagi ng biyaya ng ating Panginoon o pagliligtas. At dito, sa talatang 14 hanggang 19, ito naman na yung parang pagsusumamo o palawagan ni Pablo sa mga mananampalataya. Ano? Ano yung binabanggit dito? Pwedeng pakibasa mo yung talatang ito mula 14 hanggang 19, Pastor Ray. Sabi dito, dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama na sa Kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. 16. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong loob. 17. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. 18. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal upang ang luwang, haba, taas at lalim. At upang makilala ang pag-ibig ni Kristo sa higit na kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Okay, maraming salamat, Pastor Ray. Ano? Kung titignan natin itong mga talatang ito, ay ito yung parang pakiusap ano, o panalangin ni Pablo para sa mananampalataya. Kasi sa panahong yun, kung babasahin natin yung mataas na talata, yung mula 7 hanggang 13, ay parang ang mga mananampalataya ay sila'y naawa sa kalagayan ni Pablo. Kasi si Pablo nga ay nakakulong. Kagapos. Nakagapos siya. Pero ang sabi niya ay magpakalakas kayo. Ang sabi niya, ang pag-asa ng sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Yung talatang 12. Kaya nga, pinamamanik ko na huwag kayong manlupaypay. Kasi yun ang background nun. Ano? Nakikita ni Pablo na itong mga mananampalatayang ito, parang nangihina sila dahil yung kanilang leader, misyonero, nakakulong. Pero sa kabila nun, nakakatuwa, si Pablo pa nagbibigay ng encouragement sa mga kapatid. At ang sabi niya, huwag kayong manlupaypay sa mga kapigatean ko dahil sa inyo, napawang kapurihan ninyo. Kaya ang sabi niya, dahil dito, yung sa kalagayang yon, inilulud niya. Ibig sabihin, ipinapanalangin niya ang mga mananampalataya sa kabila ng kalagayang yon na siya ay ano. Kasi hindi rin madali sa mga mananampalataya sa panahon na yon na yung misyonerong nagdala ng pabalita sa kanila ay nandoon sa piitan. Diba? Ano ang magiging damdamin ng mga mananampalataya? Diba yung leader nila, yung nagdala ng pabalita? Nagagaya yan. Eh paano sila aasa, no? Kaya ang sabi rito ni Pablo, na sa kanya'y kumuha ng pangalan at ang bawat sambayan sa langit at sa lupa. At ang sabi niya rito, nagbigay siya ng assurance upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kalwalatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong espiritu sa pagkataong loob. Ibig sabihin, huwag kayong manghina, huwag kayong manlupaypay. Itong ebanghelyong ito na atin ang tinanggap, kayo ay kabilang na sa iglesia, kabahagi na kayo ng pagpapala, ng biyaya ng ating Panginoon, huwag kayong manlupaypay. Ang sabi niya pa rito, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Upang kung kayo'y mag-ugat at magtubibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ang lahat ng mga banal kung anong luwang at haba at taas at lalim. Ito yung sinasabing kung gaanong kalawak ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya rito, yung kalakasan, ang sabi rito ni Pablo, magpakalakas kayo, yung inner strength. Ano? At ito, ang sikreto nito, yung magiging malapit sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat dito makikilala ang tunay na Kristiyano kapag dumarating tayo sa krisis. Gaya ni Pablo, nakilala na siya'y matibay, di ba? Tayo rin bilang miyembro ng iglesia, alam natin tayong lahat ay hintil sa panahon na ito. By blood, hindi tayo Hudyo. Pero mapalad tayo, ang ebanghelyo ay in-extend sa atin. Yun yung mystery of the
gospel eh. Na ang mga hintil tayo na literal na hindi tuli, subalit tuli tayo sa puso dahil tinanggap natin si Kristo, ay mapalad tayo. At huwag tayong manlupay-pay sapagkat sinasabi rito, yung biyaya, yung lawak at lapad at lalim ng ipinagkaloob sa ating kaligtasan at biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya ang sabi niya rito in conclusion, sabi niya nga, di ba? At makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayon. Kasi si Pablo, na-realize niya nung dati siyang manguusig at siya'y mahikayat doon sa daan ng Damascus, nakita niya ang lalim at luwang ng pag-ibig sa kanya ng Diyos at nais niyang ibahagi ito sa iglesia. Lalo na sa mga hintil. Kasi hindi nila lubos na uunawaan yung mensahe ng Ebanghelyo. At ito, parang nagre-reveal din yung misteryo ng Ebanghelyo sa buhay ni Pablo ay pwedeng mangyari dun sa mga hintil na babago ang kanilang buhay. Kaya wag silang manlulupay-pay sapagkat ang Ebanghelyo ay may kapangyarihan. Pag naunawaan natin ang pag-ibig ni Kristo sa buhay natin at ganun din sa iglesia kung paano niya binigay ang kanyang buhay, ay lalo tayong titibay at magtitiwala. Kaya napakaganda, nakikiusap kasi ito, pakiusap ito ni Pablo, di ba? Wag kayo kahit tayo ng mga leader, di ba mga kapatid, wag kayo maghina, wag tayo manlupay-pay, di ba? Ang Panginoon ay tagapagligtas, hindi niya tayo iiwan kahit dumating tayo sa maraming krisis ng pagsubok sa buhay. Okay. Si Pablo, matindi na ang kanyang karanasan sa panahong ito eh. Kaya nga dito, ang sabi niya, magpakalunod kayo sa pag-ibig ng Panginoon, ano? Ang sabi, immensely, yun yung ginamit na word dito sa ating pag-aaral, ano? At ang sabi rito ay, na di masayod na kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. So napakaganda ng ating leksyon, Pastor Abe at Pastor Ray, na ipinakikita rito, maging si Pablo, nakikiusap siya, ang misteryo ng Ebanghelyo nakaabot sa atin ng mga hintil, magpasalamat tayo, at tayo naman na nakaranas na ng misteryo ng Ebanghelyo, ibahagi rin natin sa mga taong hindi pa nakakaalam, nakakabatid nito. At ang maging sentro ng ating Ebanghelyo, walang iba kundi siyempre, si Kristo, Pastor Ray. Napakahalaga. Maraming salamat, Pastor Dave, na piniluanag mo ang ibig sabihin ni San Pablo na bagamat siya ay nakakulong, ay napakatindit, napakaliwanag na hindi niya isinentro yung panalangin niya, pakiusap niya sa kanyang sarili na sinabi niya, panalangin niyo ako at malusultan ko ito. Hindi sinabi gano'n. Eh, nakakahiya na ako rito, babaunan niyo ako. Hindi. Kundi isinentro niya ang kanyang panalangin at pakiusap sa Panginoong Diyos na sila ay dapat tumibay at patuloy na maglingkod sa Panginoong Diyos. Ganyan tayo, kaibigan. Bagamat minsan ay may mga kasama na nga kuminsan natin sa iglesia, makulong. Eh, anong gagawin natin? Kung ano-ano pang ginagawa, tutulungan na natin. At ito, isang karanasan na nagkaroon ng matibay na pagkakaunawa ng bawat isa sa atin, na kung may mga ganitong karanasan, lalo-lalo na malapit ng pagdating ng ating Panginoong Jesus, ay may mga problemang darating dyan. May mga persecutions dyan. May mga kung ano-ano mga ginagawa ng mga tao sa mga Kristiyanong tunay na sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Darating ang panahon na makukulong, mapapatay, mapapahirapan, bagamat ang bawat sa atin ay magpapalakasan. At isang napaganda dito, Pastor, na sinasabi, binasa ko ay, magkaroon kayo ng lakas ng loob sa magitan ng Espiritu, ang pagkataong loob, yung inner man, upang si Kristo manirahan sa inyong puso sa magitan ng pananampalataya. Yes. Napaganda itong sinasabi dito na inner man, ano, Pastor Abe? Pastor, inner man yung pagkataong loob. Na kung titingnan natin ito ay hindi yung pagkataong makasarili, pagkataong laman, kundi yung pagkataong loob, yung inner spirit, na ito'y sinasabi ng sa magitan ng banal na espiritu ay palalakasin natin ito. Ito yung relasyon, ito yung spiritual na buhay, yung inner man, ito yung spiritual na buhay, yung spiritual life na palalakasin sa magitan ng banal na espiritu at kapangyarihan ni Kristo Jesus na lumakas ito sa pagdidesisyon.
Ayan, may tatlong parang nakita ko dito na punto niya eh. Yung inner man, yung pagkataong loob ay mayroong tatlong punto na sinasabi dito na ibig sabihin ay ikaw, yung spiritual life mo ay matibay na magdesisyon ng tama. Mm. Yung willpower. Yeah. Mayroong kang freedom of choice pero may willpower ka na yung inner man sa pagitan ng Banal na Espiritu ay lalakas na magdesisyon ng tama. Yeah. At mamimili ng tama. At ang pangalawa dito ay yung inner man sa pagitan ng Banal na Espiritu ay yung konsensya mo ay patuloy na aware, alert, smart na makakarinig ng bulong ng Banal na Espiritu. Kaya mahalagang mahalaga ito na may panalangin tayo sa mga kapatid, palalakasin natin sila habang oo, may mga kahirapan na tayong nararama, pero dahilan sa pag-ibig, dahilan sa tinanggap niyang biyaya, dahilan sa tinanggap niyang mystery. Misteryo ng Ebanghelyo ay kanyang ibinibigay at pinapaunawa sa mga kapatiran. Pastor Ray, alam mo, isa pang maganda rito sa sinabi ni Pablo, ano? Ito ay isang prayer. Ang sabi niya kasi, di ba, dahil dito ay niluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Oo. Ipinapanalangin niya. Ang sabi mo nga kanina, hindi nakatuon sa kanyang sarili, kundi doon sa iglesia, sa mga mananampalataya. Oo. Ano? At inaplip niya ang espiritu, ang sabi rito, yung ano, yung inner strength through the Spirit's presence. Hmm. So, kinikilala niya ang presensya ng Banal na Espiritu. Oo. Una sa panalangin na nanalangin sa Ama. Mm-hmm. Ang kalakasan galing sa Espiritu. Mm-hmm. At ang sentro ay si Kristo. Mm-hmm. So, ibig sabihin yung triune God nandun. Mm-hmm. Ano? Kasi ngayon ay pag nangihina ka, parang sa sarili mo lang, ang hina-hina mo naman. Pero talagang mahina ang tao, likas sa ating makasalanan. Eh. Wala tayong lakas. Tama. O, kailangan natin ang presensya ng Banal na Espiritu. Siya mga aliw. Mm-hmm. Si Pablo na-experience siya yan. Kaya yan ang sinasabi niya sa iglesia. Oh. Ibig sabihin, sa panahon na siya ay nasa prison cell, ang kanyang kaaliwan ay Banal na Espiritu. Mm-hmm. Ang hiwaga ng Ebanghelyo, si Kristo ay nasa kanya. Yun. At siya ay nananalangin sa Ama. Ibig sabihin, yung Trinity, yung nandong kinikilala niya, nandun sa mga talata, di ba? Nananalangin siya patungkol sa Ama. At ang Banal na Espiritu, tapos si Kristo. Kaya napakaganda, kumpleto ito. Kaya tayong mga mananampalataya, ang nakita ko dito ha, ay hindi tayo dapat mawala ng loob o manghina, manlupaypay sa panahon ng mga pagsubok. Magduda. O, magdududa ka sa pananampalataya mo. Kaya ito'y panawagan eh. Kaya ang sabi niya, nagsusumamo siya, di ba? Mm-hmm. Kaya tayo man mga kapatid, nakakaranas tayo, ang sabi nga ni Pastor Ray, ay sa loob ng iglesia, nakakaranas ng mga pagsubok at talagang darating tayo sa panahon di natin makokontrol, maaring mabilanggo yung iba dahil sa pananampalataya, pero huwag tayong manlupaypay. Halimbawa natin si Pablo at si Kristo, dinadala niya ang mga mananampalataya kay Kristo, sa Diyos Ama at sa Banal na Espiritu. Sundan natin yung sinasabi ni Pastor Ray, ay ni Pastor Dave. Alam niyo, yung kuminsan kapag tayo nakakaranas ng mga kapighatian, mabibigat na problema. Pagdurusa. Kagaya ni Pablo, doon siya nakadevelop ng inner strength sa pamamagitan ng presensya ng Banal na Espiritu. Kasi nasa kulungan, then doon siya nakadevelop ng intimate relationship sa Panginoon. Doon din niya na-realize yung interdimensional blessings ng Diyos na hindi niya masukat yung lapad, yung taas, lawak. At saka yung lawak ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, dito ko napapansin na mas madikit palang ugnayan mo sa Panginoon kapag dumarating ang mga mabibigat na pagsubok sa buhay. Doon mo madaling mapakinggan ang tinig ng Banal na Espiritu na kumakatok sa ating mga konsensya. At dito napansin ko dito ay yung expression ni Pablo, Pastor Dave, ay yung hindi masayod, hindi masukat na pag-ibig ng Panginoon. Mm-hmm. At ang kagandahan nun, ang kanyang sinulatan ay mga hintil na madaling mag-backslide. Mm-hmm. Kaya sabi niya, kahit ganito ang kalagayan ko, sabi niya, pero dito naman ako nagkaroon ng lakas sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Dito naman sa bilangguan na na-develop ang aking ugnayan sa Panginoon. Dito ko naisip, sabi niya, yung hindi masukat
at hindi masayod na pagmamahal. Yun yung dalangin ni Pablo para sa mga Gentile believers. Ang ganda pa dito sa versikulo 7, sinabi dito, ako'y naglingkod sa inyo ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. So, ibig sabihin ay si Pablo, naglingkod siya sa mga taga-Epeso. Pagkatapos, sa paglingkod niya, sa versikulo 13, yung binabasa mo, Pastor, yung paglingkod niya ay nagbigay ng pagdurusa sa kanya. Pero ito'y sinabi niya, ako'y nagdurusa, oo, ako'y naglingkod sa inyo, nagdurusa ako dahil sa inyo ngayon. Dahil ibinigay niya nga yung ano, yung misteryo, yung ebanghelyo na pagkakaisa. Dahil doon, naikulong siya. Dahil maraming mga Hudyo na ayaw nila yung pinag-iisa, di ba? Yun ang ayaw na ayaw ng mga Hudyo kay Pablo, kaya siya ay isa sa mga rason kung bakit naikulong. Pinagkakaisa niya yung mga tao. Pinagkakaisa niya yung mga support, yung mga tuli, ay pinagkakaisa niya. Kaya sabi niya, wala nang kwan ngayon. Wala nang barya. Wala nang pader. Wala na. Dahil dito, sabi niya, dahil dito, nagduro sa ako dahil sa inyo, na ito'y para sa inyong kaluwalhatian. Iyong kaligtasan din. Ito parang kinukuha niya yung, parang inahalimbawa niya na yung buhay ni Kristo, namatay si Kristo dahil sa mga tao. Amen. Nagdurusa si Pablo dahil sa mga tao na pinagkakaisa niya para tayo ay magkaroon ng pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Napakaganda ito, kapatid, kaibigan, na kung tayo ay sinabi dito ay kung tayo suffer, nung tayo ay magdurusa kay Kristo, it is for our glory, for we share the suffering of Christ Himself, and an opportunity to demonstrate the reality of our loyalty to Him. Ganda, no? Amen. Kaya kung pala tayo ay nagdurusa sa dahil sa ating Panginoong Jesus, sa ating pananampalataya, dahil gumawa tayo ng tama, dahil nagbahagi tayo ng kaligtasan, nagbahagi tayo ng Ebanghelyo, ay ginawa tayong naghirap, talaga'y nakikipagsama tayo sa kahirapan ng ating Panginoong Jesus at nagde-demonstrate tayo, sabi dito, ng katapatan dahilan sa Kanya. Ngayon, yung panghuli na natin, kaibigan at kapatid, ay yung letter P. Yung una, passion. Yung pangalawa ay plea. Yung pangatlo ay praises naman, pagpupuri sa ating Panginoong Diyos na ibinigay niya sa atin dahilan kay Kristo Jesus sa kanyang iglesia. Anong ibig sabihin nito, Pastor Abe, yung pangatlong punto? Oh, ito yung praises for the salvation of God offered to the church through Jesus Christ. Mapapansin natin, Pastor Ray, babalikan natin yung tinatalakay natin kanina kung gaano kalawak yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano? Ito yung lawak, ang yung cosmic scope niya ay hindi lang para sa Israel, kundi para sa lahat ng mga bansa. Mm-hmm. Kaya nga yung command ng Panginoon, kung maalala natin yung Matthew chapter 28 verses 19 to 20, kaya't ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Okay? Nabautismuhan ninyo sila sa Ama, sa Anak, at ng Banal na Espiritu. Na ituro ninyong tupdin ang lahat ng aking iniuutos sa inyo at narito, sumasa inyo ako sa inyo hanggang sa kaduluduluhan ng sanlibutan. So yung scope, mga kapatid, yung lawak ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Ipurihin natin yun. Pupurihin natin yun. Na makikita natin sa verse 17, Pastor Ray, nang sabi dito, upang si Kristo'y ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y naguugat at tumitibay sa pag-ibig. Ito yung maganda. Wala tayong magagawa maliban kung si Kristo'y tulungan niya tayong mag-ugat. Ano? Yan ang ginamit dito sa verse 17. Nag-ugat at tumitibay sa kanyang pag-ibig. So yun yung dinidiscuss natin kanina na hindi mo talaga masukat.
ang pagmamahal ng Panginoon kahit yung taas, yung lalim, yung luwang, ay hindi natin kayang arukin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Then, sinabi din sa lesson natin na ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus sa verses 18 to 19 ay limitless. Hindi mo kayang ikulong sa isang maliit na cartoon ang pagmamahal ng Panginoon, kundi ito ay walang hanggan ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. At ang isa pang punto na inilalarawan at idinidiin ni Pablo na ang mga mananampalataya ay dapat mapuspos sila sa verse 19, kasi basahin na lang natin, Pastor Ray. Pakibasa po ninyo. At upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Opo, ganda, no? Upang kayo ay mapuno ng kapuspusan ng Panginoon. So, ikaw ay bilanggo na, ikaw pa ang nag-i-inspire. Hindi dapat sana, pwede bang mag-prayer band kayo dyan at idalangin ninyo ako sa labis na kalumbayan ko? Ay iba eh, siya ang sumulat sa hintil eh. At yung sulat niya ay punong-puno ng tinatawag na passion para sa pangangaral ng Ebanghelyo, punong-puno ng tinatawag na plea for the Gentile believers, at punong-puno ng tinatawag na praises for the salvation of the Gentile nation. Yun yung ano, napakaganda itong lesson natin. Then Pastor Ray, din nga natin yung 20, verse 20 and 21, na ang Diyos ay nagkakaloob siya ng kapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sige. 20, sabi dito, ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. 21, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailanman, paman. Amen. Higit pa sa ating hinihingi at iniisip ay ibibigay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan ito ang, sa iglesia. Kapurihan. Ito yung papuri ni Pablo sa ating Panginoon na talagang hindi masayod. Maganda yung terminology ng Tagalog eh. Sa English ay exceedingly, abundantly. Yun ay yung key verse natin doon sa English version. Ginamit yung dalawang salitang superlative. Exceedingly, abundantly, ang inoffer ng Panginoon na kapangyarihan para sa mga banal, mga kapatid. Hindi matarok. Hindi matarok. At sumakanya nawa, sabi niya, ang kalwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salin lahi magpakailanman. So napakaganda itong pinag-uusapan natin, kasi dito nakasumpong si Pablo ng tunay na lakas. Sa kabila na nalulungkot siya, sa kabila na nag-iisa siya sa bilangguan, sa kabila na nahihirapan siya, sa kabila na pinagugutom siya. Alam niyo kung sa Roman Empire pala, naalala ko yung background. Ang rasyon ng bilanggo ay nakadepende sa mga kamag-anak. At kapag walang magbigay sa iyo ng pagkain sa umaga at tanghali, ay magugutom ka. Wala na. Pero hindi ko nakita dito na padalhan niyo ako ng pagkain kasi mamamatay ako dito sa gutom. Kundi siya ang nagpadala ng inspirasyon. Di po ba? Kakaiba yon. Nung binabasa ko yung background mga bilanggo, kakaibang pag-ibig ni Pablo ito. Kaya nakita natin doon yung passion, yung plea, at saka yung praises na ibinalik niya sa ating Panginoong Diyos. Napakaganda ito, kaibigan, na sa gitna ng loob sa bilangguan ay ikaw ay magbigay kapurihan sa Panginoong Diyos. Ikaw ay punong-puno ng panalangin. Ikaw ay punong-puno ng inspirasyon na magsusulat, na magbigay ng inspiration, encouragement sa mga taong pinaglingkuran mo, na ito'y magbibigay ng kalakasan ng bawat isa na hindi mo inaalintana kung alinman ang iyong kahihinatnan, alinman ang iyong karanasan, dahil napaganda ito. So, kaya tayo, pag tayo'y hirap na, pag tayo'y nagdurusa na, pag tayo'y pinagbibintangan na, kung tayo'y inaalipusta na, siguro kumakanta tayo at nalalalangin, Panginoong Diyos, tulungan mo ako. Ito yung nadadivert yung ating
yung ating sarili na iniisip natin na hirap-hirap na ako yung nagdudun, nadadivert, kundi pumupunta doon sa isipan na patungo pa rin sa taas ang iyong diwa, ang iyong damdamin at iyong isipan na magbigay kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Ang maganda dito ay ibinigay niya ang hiwagang ito sa iglesia na ngayon. Ang hiwagang ito ay yung pag-isahin ang lahat ng mga tao sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu dahilan kay Kristo Jesus. Kaya napakaganda, kaibigan, itong mensaheng ito na ang misteryo ng Ebanghelyo ay ipabalita natin. Panalangin natin na patuloy na magbigay ng kalakasan ng bawat isa at magbigay kapurihan sa ating Panginoong Diyos tapagkat pinagkakaisa na tayo ng bawat isa, nasyon, salita, o ikaw man ay itim, ikaw man ay kung anong lahi man ikaw ay dahilan kay Kristo, ay pinagkakaisa. Yan ang misteryo ng Ebanghelyo. Kapag tayo nagkakaisa na. Yeah. Kasi kung tayo nagkakaisa na, Pastor Dave, ay masaya na tayo. Ano pa? Nag-iibigan tayo. Nagpapatawaran tayo. Nagkakaintindihan tayo. Malakas tayo na mag-ebanghelyo sapagkat tayo ay nagkakaisa na. Wala nang pataasan. Wala nang sarili. Kundi sabi ni San Pablo pa rin doon sa Efeso ay sa Pilipos, ang iniisip mo yung kapwa, hindi na yung iyong sarili. Kaya Pastor, napakaganda nung huling mensahe dito, ano? Si Pablo ay kilala niya ang Panginoon. Yung kanyang pagkahihayat ay malalim. Kasi kung hindi malalim ang kanyang pagkahikayat, pananampalataya, sa kabila ng kanyang karanasan, ang sabi nga yung pagbibigay ng papuri in the midst of trouble ay medyo mahirap yon. Sa ordinaryong mananampalataya na hindi malalim, hindi niya nauunawaan. Kaya ang sabi niya rito sa 19, di ba? At makilala ang pag-ibig na Kristo, sabi nga ay superlative, di ba? Ang sabi rito, di masayod ng kaalaman at mapuspos kayo ng buong kapuspusan ng Diyos. Si Pablo ay hindi siya nakatingin sa sitwasyon ng kahirapan. Nakatingin siya sa Panginoon. Amen. Di ba? Doon sa Hebreo, kung di ako nagkakamali, ang sabi rin sa Hebrews 12, di ba? Mga kapatid, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Sa panahon ng kabagabagan, hindi natin maalis na minsan nagrireklamo tayo. Ay, kung tutuusin, si Pablo pwedeng magreklamo, ba't ba siya nakulong? Di ba sabi mo nga kanina, dahil sa inyo ng mga Hintil, ng mga Hudyo, di ba? May dahilan, hindi siya ang dahilan. Siya ay naging instrumento ng pagdadala ng Ebanghelyo. Misteryo ng Ebanghelyo. Pwede niyan sabihin, kayo mga kapatid ang dahilan, kaya ako narito ngayon. Pwede siya magreklamo, pero hindi . Dahil malalim ang pagkakilala ni Pablo kay Kristo at ang pagkahikay sa kanya na unawaan niya ang lalim at lawak ng pag-ibig ng Panginoon, hindi maiaalis sa kanya na sa kabila ng kanyang karanasan, magpupuri pa rin siya sa Panginoon. At akayin niyang mga mananampalataya na magpuri rin sa Panginoon. Na dapat nilang unawain na malalim ang pag-ibig ng Panginoon. Pag sinabing di masayod, nag-uumapaw yan. Kaya ito, inaakay tayo sa isang karanasan. Kung gusto nating ma-experience yung kalagayan ni Pablo, maunawaan natin ang malalim at di masayod na pag-ibig ng Panginoon in the midst of trouble, trials, persecution, magpupuri tayo. Pupuri siya. Diba? Kasi nga, ang sabi nga isang quotation, ay real peace daw is not the absence of trouble. Yes. Ang tunay na kapayapaan, basta nakakatingin ka kay Kristo. At malalim ang pagkakilala mo kay Kristo. Kaya napakaganda nito, Pastor Abe at saka Pastor Ray. I hope na ang ating mga kapatid ay maunawaan nila ng malalim yung misteryo ng Ebanghelyo. At si Kristo yun, yung Ebanghelyo, di ba, din binabanggit. Ayun ang magagawa sa buhay natin. Na ang misteryo na sa kabila ng trouble, nakakapuri ka pa, di ba? Parang magtataka kayo, ano bang nangyari sa taong ito, di ba? Yun yung misteryo sa buhay ng isang taong nahikayat kay Kristo. Si Pablo ang isang halimbawa.
Pastor Ray. Minsan ang misteryo ay hindi mo maintindihan, yes, pero nakikita mong nangyayari na. Yes. Yung isang taong malungkot pero umaawit. Hirap na hirap pero umaawit. Baliktad, ano? Kaya maganda dito, alam mo kapatid, kaibigan, may dalawang nabilanggo sa kulungan. Yung isa, nakatingin sa taas. Tinitingnan niya yung mga bituin. Maganda yung kanyang itsura, yung mata. Ngumingiti siya. Yung isa naman na bilanggo ay nakitingin sa baba. Ang tinitingnan niya, kahirap niya, talagang sa baba siya nakatingin. Parang walang kapag-abag-asa. Eh, mamili tayo kung saan tayo nakatingin. Sa kulungan ng kasalanan, tayo ay nakatingin sa taas dahil nandun si Kristo. Ang kanyang kapangyarihan at ang pag-ibig ay nasa sa atin. Sa magitan ng Banal na Espiritu, kaibigan, magpapalakasan tayo. At lahat ng misteryo na ito, na kakaibang galing sa langit, na ibinigay sa atin upang magkaisa, mag-ibigan, at patuloy na gagamitin tayo ang Iglesia na deposito ng karunungan at deposito ng pagpapala at pagbibigay ng kapangyarihan ng misteryo na ibibigay natin, ipabalita natin sa lahat ng mga tao na yung mga nag-aaway dyan, yung mga hindi nagkakaintindihan, ibabalita natin na may Diyos na pag-ibig, nagbibigay ng pag-re-reconciliation at pagkakaisa na maglingkod sa ating Panginoon Diyos at pag-asa ng kaligtasan. Sa kaya sa ating pagtatapos, maraming salamat Pastor Den, Pastor Abe, sa ating napakagandang leksyon na tatlong P. Kaibigan ha, passion, plea, at saka praises na magbigay ng misteryo ng Ebanghelyo. At bago tayo magtapos, makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos niya na hingin natin si Pastor Abe sa maikling panalangin. Minsan ay nararanasan mga pagsubok na kahit pait, at di na mapipigilan ang sakit na nadarama. Ang patak ng mga luha at tangis ng paghihinagpis ay napapaalala na ang Panginoon lamang ang sa bibigyan ka ng kalakasan
pagsubok na darating. Pastor Abe, tayo manalangin, mga kapatid. Nagpapasalamat kami, O Panginoong Diyos, sa aral na amin pong natutunan kay Pablo sa labis na pagmamahal niya sa mga hintil na kagaya namin nakaranas ng kahirapan. Ngunit ito ay para sa kaligtasan at biyaya ng grasyang ipinagkaloob ni Kristo sa amin. Opo. Salamat po sa kanyang sigla na ipinamalas at sa kanyang marubdub na pananalangin at gayon din sa kanyang pagpuri at ipinamalas niya ang walang humpay na kapangyarihan ni Kristo na ito'y nararanasan ng bawat isa sa amin ang inyong kabutihang ginawa sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Salamat sa wagas na pagmamahal ninyo sa aming mga viewers o Panginoon kung sila man ay nakakaranas ng mga pagsubok, kahirapan, karamdaman, dilubyo. Inyo silang aliwin sa pamamagitan ng inyong salita na inyong pagpapalain ang kanilang kalusugan, paghahanap buhay, lalong-lalo na ang kanilang madikit na ugnayan sa inyo. Pagpalain po ang oras ng pag-aaral bilang isang vehicle na tagapagdala ng pag-asa sa lahat ng nanonood at nakikinig. Sana, Panginoon, lumawak ang inyong kapangyarihan, dumami ang mga mananampalatayang pumupuri at sumasamba sa inyo. Dinadalangin namin po ito at hinihiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming salamat sa patuloy mong pagsusubaybay sa programang ito. Oras ng pag-aaral, nais naming patuloy kang manood at magkomento upang patuloy kang mapapalakas ang iyong pananampalataya sapagkat mahal ka ng ating Panginoong Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.